I have you here beside me, here beside me, so you could give me wings to fly and catch me if I fall or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Ay, hindi ka na kaya! Princess Katrina. Princess. Prince Ian. My princess. Prince Ian, ang gwapo. Prince Ian. Oh, lumig! Maghilamos ka rin. Nako! Ay! Lumig! Tama na, please! Sabi mo kanina, mainit. Nilalamig na ako! Hindi na mainit? Okay ka na. Di ba uminom ako ng dalawang shot? Hindi pala. Konti na lang maubos ko na yung bote. Ay! Alam mo, sina Mama at Lola, hindi pa sila susuko. Bakit? Minamadali nila tayo magka-baby. Ha? Para maging matatag ang dinastiya, mas mabuting meron kaming tagapagmana. Pero, wala tayong nararamdaman sa isa't isa. At saka, ayaw mo rin magka-baby. Diba? Hindi na importante yan. Kinasal ka na sa akin, diba? At matagal tayong magkakasama. Sa totoo lang, dapat magkaanak na tayo. Nung walang love? Paano tayo magkakaanak kung hindi natin mahal ang isa't isa? At saka, paano yung baby na mabubuo kung hindi siya bunga ng pagmamahalan? Uy, Ian, ibigay mong sarili mo sa babaeng niyaya mong magpakasal. Sinong nandiyan sa labas? Ano kaya? Buksan niyo to! Buksan na natin! Ano ba? Bilis! Pasensya na po, kamahalan. Huwag po kayo magagalit sa amin, ha? Wala po kami masamang intensyon. Oo nga, kamahalan. Kamahalan. Alam niyo, pinagkakatiwalaan ko kayong tatlo. Paano niyo nagawa sa akin to? Kamahalan, huwag na po kayong magalit sa amin. Kasi naman po, napag-utusan lang kaming gawin ito. Sino nag-utos? Ako. Bakit basang-basa ka? Para mawala ang init ng katawan niya. Para matauhan na rin. Hindi niyo ba kayang tanggapin ang isa't isa? Ano pa bang gagawin ko sa inyo? Nasa amin na po kung anong gagawin naming dalawa. Makinig ka sa akin. Mahalagang bagay ito. Hindi lang ito tungkol sa inyong dalawa, kundi sa buong dinastiya. Ay, naku!
Ano nga, inako? Kathleen! Uy, ano ba yung pinainom sa'yo, ha? Ewan ko, hindi ko alam. Nung ininom ko yun, bigla akong pinagpawisan. Tapos biglang uminit ang loob ng katawan ko. Ang hirap ipaliwanag. Basta hindi ko maintindihan. Ben, anong gamot yun? Tahingi ako. Baliw ka ba? Bakit ba? Grabe yun. Kathleen, paano namamaya? Anong balak mo? Sigurado yan. Hindi nila kayo lulubayan. Kathleen, Siguro dapat pumayag ka na lang. Ikaw na rin naman ang Crown Princess, hindi ba? Hoy! Ano ba? Oo nga. Alam mo, kung ako ikaw, may mangyayari na mamaya. Hoy, grabe kayo! Paano kung walang love? Magagawa ba namin yun? Ang prinsipe at prinsesa, magtatagal lang sila kung mahal na nila ang isa't isa. Mga baliw talaga kayo. Wala siya. Ay, nako. Ano ka mo? Kailangan na nating kumilos kaagad. Oh, ano nangyari? Sa ngayon, minamadali na nila ang prinsipe at prinsesa na magkaroon ng anak. Papipilit ba nilang mangyari yun? Paano kung magtagumpay sila? Kapag nagtagumpay sila, kahit na mapalit sa trono si Prince Ian, meron na agad papalit sa kanyang tagapagmana. Hindi na natin hihintayin mangyari yun. Akala namin, bibisita ka lang. Yung pala, dito ka na rin mag-aaral? Ano? Nagulat ba kayo? Siyempre, no? At masaya kami nandito ka. Namimiss ko na kayo makasama sa horseback riding. Kaya pinili kong dito na rin mag-aaral. Ayos. Tara, bonding na tayo ulit. May bagong kabayo ang dati. Ayos yan! Okay, game ako. Sama ka? Alright! Ayos! Pero, si Ian makakasama kaya siya? Pwede ka ba? Sama ka na! Sasama ako. Ayun, ayos! Ayos, talaga lang, ha? Iset na yan kung kailan. Saan ka galing, Ian? Bakit hindi mo isinama si Kathleen, ha? Nag-horseback riding po kami ng mga kaibigan ko. Ang saya ng buhay, hindi ba kamahalan? Oh, sa susunod, isama mo roon ang prinsesa. Naku, kahit hindi na po, wag na lang. Kasi, hindi ako marunong sumakay sa kabayo. Nakakatakot po. Oh, ako rin hindi marunong. Hayaan mong turuan ka ni Prinsipe Ian. Sa susunod na lang. Kailan pa yon? Bukas na agad, turuan mo siya dito sa palasyo. Huwag na kayong lumayo. Opo, Lola. Pero gusto ko rin pong isama ang mga kaibigan ko bukas. Wow!
hindi ko makakapagsuot ako ng ganitong dami. Oh, ay! Ang ganda naman ito. Ah, yeah! Sige muna. Anong ginagawa mo? Aalis na tayo. Ngayon na ako nakasuot nito. Tara, tara, halika. Picture tayo. Sandali, i-post natin sa IG, ah. Pwede mo ba kaming kunan, ate? Sige na naman. Isa lang. Tara, dito tayo. Diyan po, marap. Yan. 1, 2, 3. Hey! Halika na. Oh, saan ba? Uy, teka lang! Oh! Ipapost ko na. Pakitago muna, ha? Sandali! Ay, nakakamiss to. Ilang taon na ba tayo nagkakasama ng ganito? Mini, kumusta ang pangarap mong maging archer? Tinigil ko na. Na-realize ko na kung ano talagang pangarap ko. Uy! Ito na si Ian! Uy! Halika! Halika na! Tara na! Huhintayin mo ako! What's up? Ang hirap makipagkita sa'yo. Okay! Ano? Tara! Ayos! Let's go! Doon o! Hello! Ang sweet o! Ngayon doon na lang uli sila nakita magkasama. O, mag-iingat ka ha! Namiss ko talaga sila. Bagay na bagay. Namiss ko nga rin yung dati. Kaso, merong may ganyan eh. Kathleen, kumusta ang pagtuturo sa'yo? Masaya naman. Kasi nandun si Mimi. Lagi nilang kausap. Alam mo, sa tingin ko, bagay para sa isa't isa sina Ian at Mimi. Ay, naku. Hayaan na natin. Huwag mo nang isipin yun. Magiging okay ka rin. May sasabihin lang ako. Inuutosan tayo ng Reyna na magsama mamaya. At... Tama na. Alam ko na yun. Yun lang ba ang sasabihin mo? Oo. Huwag mong kalimutan. Sabihin mo nga. Ano ba yan? Tonic drink po, Prince Ian.
Ayan na, ininom na. Oo, nagsimula na sila. Talika na. Ano? Tara na? Kumain. Sa wakas, tapos na at nagawa niyo na. At papasalamat ako sa pag-unawa niyo kung gaano kahalagang magkaroon ng tagapagmana. Aasahan ko magkakaroon ako ng apo. Oh, sige na, magpahinga na kayo. May itatanong lang po ako, kamahalan. Sige, ano yun? Kasi po, Lola at Mama, pag po ba makakasama mo na sa buhay ang isang tao, mahalaga po bang nagmamahalan sila? Napakahalaga. At hindi magtatagal, alam kong mahahanap at mararamdaman mo ang tunay na pagmamahal. Sige po, Lola. Salamat, kamahalan. O, sige na. Pwede na kayong umalis. Gusto kong masolo ang prinsesa ko. Grabe, kapahal. Ito yung sweet nila. Ako po. Anong ginawa mo? Gusto ko lang malaman. Hindi ka nag-iisip. Muntik mo nang sirain ang plano. Pag nalaman to ni na Lola at Mama, malalagot tayo. Hello, Lady Crisana. Mabuo ka. Okay. Nagkita ulit tayo. Kumusta ka na ngayon, Minnie? Mabuti naman.
ano po ba yung bagay na gusto niyong pag-usapan natin? Alam ko kung anong naging relasyon niyo ni Prince Ian. At naiintindihan ko ang kalagayan mo. Kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Sarap din pala ang snack sa butin. Si Mama yun ah. Bakit mag-isa siyang nakaupo ron? Huwag kang magtaka na hindi sila magkasama. Tayo rin naman ah. Magkaibang kwarto ang tinutulugan natin. Kung ganun, hate na lang isa't isa? Ganun ka ba sa akin? Sabi ko na eh. Hoy ikaw, huwag kang magsimula ng away. Ang hari at rin ang pinag-uusapan dito, hindi tayong dalawa. Ikaw, wala kang pakialam sa kanya. Hindi ka man lang ba nag-aalala na meron siyang iniisip na problema? Ang sinasabi ko lang sa'yo, hindi nakakapagtaka na hindi sila natutulog na magkasama sa kwarto. Kung gusto nilang magkasama, sila nang bahala ron. Pero, si Mama at Papa ko nga eh, hindi sila naghihiwalay ng kwarto. Gabi-gabi sila magkatabi sa kama. Hindi sila nag-aaway? Naku, halos araw-araw. Uy, kasi hindi ko alam kung paano ba natin malalaman kung kailan siya nagiging masaya, ha? Siguro ngayon, meron siyang malalim na iniisip. Ay, baka nga. Oo, sigurado ako. Mabuti pa. Ikaw na kaya ang magtanong sa kanya. Pwede ba? Eh? Ayoko nga. Si Lolang tanungin natin. Ayan, tanong mo na. Habang wala si Mama, tanungin mo na si Lola. Eka, ano ba yan? Anong nangyayari? Magtapat nga kayo, Ian. Ah, Lola. Si Kathleen po kasi nagtataka.
kung bakit po... Hindi po ako. Hindi raw magkasama ng kwarto ang hari at Reyna. Nako. Akala ko kung ano na. Iya. Lingit sa kaalaman ng nakararami. Mahirap mabuhay bilang bahagi ng royal family. Dahil kailangan mong isakripisyo ang lahat ng oras mo sa paglilingkod sa tao. Ang mahalaga, mapangalagaan ang nasasakupan. Kathleen, Ian, iba ang akala niyong dalawa sa tunay na nangyayari. Iba mag-isip ang mga magulang niyo. Kahit magkalayo sila, may malalim silang pagkakaunawaan at hindi kailangan laging magkasama. Pero, ang sabi po sa akin ni Mama, kailangan daw po pag mag-asawa na kayo. Hindi kayo magkahiwalay ng kwarto. Hindi raw maganda yun. Kaya nga po mga magulang ko, nasa isang kwarto lang. Pero ang hari at Reyna, ba't di sila magkasama? Tatanungin kita, tama bang problemahin ang hindi mo dapat pakialaman? Pasensya na po. Ang mama at papa niyo ay maraming kinakaharap na problema. Hindi na mahalaga kung magkaiba ang kwartong tinutulugan nila. Kung sa tingin mo, mali na hindi magkasamang mag-asawa sa kwarto, mula ngayon, matutulog kayo ni Prince Ian na magkasama sa isang kwarto. Hindi kayo maghihiwalay. Mabuti pang isama yan sa patakaran. Ang malas talaga. Ang galing-galing mo mag-isip. Gusto mo talaga nito, no? Hoy, tulad mo, ayoko rin matulog tayo sa isang kama, no? Okay, masikip eh. Ang laki ng nasasakop mo. Matulog ka na. Huwag mong sasakupin ang pwesto ko rito, okay? Uy, alam ko, no? Napansin ko na iniisip mong iniistorbo kita sa tuwing kakausapin mo si Minnie. Anong magagawa ko? Nangyari nang nangyari. Uy, Ian, siya nga pala. Nung gabing gising pa si Mama nung hating gabi, sa tingin mo, ano kayang pinoproblema niya? Siguro. Baka hindi dahil dun. Ay! Bakit kaya? Ano ba sa tingin mo? Bakit parang masyadong mabait sa akin si Lady Crisana? Ayaw mo bang may tutulong sa'yo na tulad ni Lady Crisana? Gusto ko. Hindi mo ba naisip? Pareho kayo ng gusto. Pwede kayo magtulungan para makuha yun. Tanungin mo sarili mo, bakit ka nga ba bumalik? Anong dahilan? Gusto niyong dalawa na lagi ako nasa tabi ni Ian, tama ba? Hindi. Higit pa sa paglapit sa kanya, gusto ko mapasayo siya. Pero kinasal na si Ian. Hindi mo tang pangarap mo kung hindi ka gagawa ng paraan.
uminom ka rin ng tsaa. Opo. Kumusta ba ang lagay mo? Ano po ba ang nasabi sa inyo ng prinsesa? Oh, tungkol sa maraming bagay dito sa palasyo. At pati ikaw na pabayaan ko na, Rosalie. Ayos lang ba kayong mag-asawa? Opo. Normal lang po ito sa amin. Rosalie, nag-aalala ako para sa iyo, iha. Kahit pa ikaw ang aking manugang, tandaan mo, ang turing ko sa iyo, parang tunay kong anak. Sabihin mo sa akin ang nagpapabigat sa damdamin mo. Huwag kang matakot, makikinig ako. Opo, kamahalan. Napakahirap mabuhay bilang isang reyna. Minsan gusto ko na makipagtalo sa kanya. Pero hindi yun nangyari kahit minsan. Dahil lagi niyong sinasabi sa akin, ang isang reyna, inaalagaan at minamahal ang kanyang asawa. Mabigyan siya ng anak na tagapagmana, mapalaki ng maayos ang prinsipe, at ipaubaya siya sa mapapangasawa niya. Ginawa ko na ang lahat ng iyo. Pero wala nang natira sa akin. Hindi matinding kalungkutan. Nakalimot na si Teo. Napamahalaan niya ang bansang ito. Ngunit pinabayaan niya naman ang kanyang asawa nang mag-isa at malungkot. Minom ka na ng gamot mo, Theo. Ah, teka lang, Rosalie. Napabayaan na ba kita ng husto? Ang dami mong inaasikasong trabaho. Ang sabi ng mahal na inang Reyna, napamanuan ko ang ating bansa. Pero napabayaan ko ang asawa kong mag-isa. Nang mamuno akong hari, nagtiis ka sa hirap. Napapagod ka. Hindi ako naging mabuting asawa para sa'yo. Pero nagpapasalamat ako dahil nanatili ka sa tabi ko.
Nagmamadali ka naman umalis eh. Ha? Hoy, kinakausap kita. Samagot ka naman. Ay, pag ikaw nahuli ko. Aw, aray ko. Uy, Ian. Di mo sinasabing ihinto ka? Aray, ang sakit na na. May importante po kayong sasabihin. Kakausapin ko lang ang prinsesa. Patay ako nito. Opo. Lalabas na po ako. Nakulagot. Mula ngayon, tuturuan kang kumilos bilang prinsesa. Hindi ka aalis dito nang walang permiso sa akin. Okay, I will teach you how to speak English, okay? So, first, we can try this simple, general English, okay? Like, for example, what is your name? What is your name? My name is Juliet. My name is Juliet. No, your name. Can you tell me your name? Pangalan ko? Ian. Magaling ka na. Sinuko ko na ang una kong pangarap. Hindi na yung matutupad. Kahit kailan. May pangalawa pa. Pangalawang pangarap? Pinagaw sa akin pag mawala ang una. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need. I have you here beside me. Here beside me. So you could give wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Strength inside me, and in your eyes there's a light to guide me. I would be lost without you, and all that my heart could ever want has come true. Greatest gift of all.
greatest gift of all. Greatest gift.